bleach ako ng buhok. Amazing! Ayan. And second bleach ko na to kasi yung first bleach ko is medyo brown, light brown. Ganun yung itsura niya. And yun, nag-second bleach ulit ako. And, inspired kasi ako sa isang Thai actor na si Kong. Amazing! Ayan. Alam ko, kilala niyo siya sa isang Thai BL series na Turn Type. ฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนกลางเธอนานกันไหนก็ตามฉันจะพยายามทำ Anyway, so, ayun. Ay, wait lang. 6.5 hours later. Marami sa inyo guys na nagtatanong kung ano yung mga materials na ginagamit ko sa aking color pencil drawing. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga materials na ginagamit ko plus the drawing ko ang BrightWin. Bago ko simulan itong video nito guys, disclaimer lang, hindi po ito sponsored video. And hindi ko po sinasabi bilhin niyo yung mga materials na ginagamit ko. I'm just sharing it to you guys na sa inyo na kung bibili niyo yun or hindi. Without further ado, let's go to the video. So mag-start tayo sa papel. I'm using this orange vellum board, size 8.5 by 11, color white, and nabili ko siya sa National Bookstore ng 24.25 pesos. So 25 pesos na rin. Kaso naubos ko na, and last paper na lang yung gagamitin ko sa aking drawing mamaya. Kaya bumili pa ako sa Shopee ng maramihan, and 100 pieces na siya. Para sunod-sunod na rin yung drawing and also pang giveaway na rin. So, nasa description box below yung store na pinagbilan ko. Nagustuhan ko siya kasi fine board siya, smooth lang yung surface, ang bright ng white shade, and makapal siya. Good for layering kahit ilan patong pa ng color pencil ang ilagay. Next is ruler. So, kahit anong brand ng ruler, basta same sukat siya sa paper. And so, ginagamit ko siya pang grid lines before sketching para makuha ko yung details ng ido-drawing. Sunod naman ay pencil. May dalawang klase ako ng pencil na ginagamit. Ang mechanical pencil at itong stabilo pencil. Itong mechanical pencil ay refillable. Matagal ko na itong ginagamit since 2015. Ayan, galing Korea pa siya. So, binigay siya sa school ko nung high school pa ako. So, ito yung ginagamit ko pang grid kasi maliit lang yung tip ng pencil. Then, itong stabilo pencil yung ginagamit ko pang sketch. Next is eraser. May dalawang klase din ako ng eraser na ginagamit. Itong pen eraser at itong bar eraser. So, ginagamit ko yung pen eraser sa maliliit na area for erasing. Like highlighting at sa hair details. Then, itong bar eraser for bigger or larger parts naman. Then, sharpener. Ito, from Faber-Castell po ito. Yung bumili ako ng Faber-Castell color pencil, may kasama na siyang eraser. So, ito yung ginagamit ko pantasa sa color pencil. Next is cutter. So, ginagamit ko siya for hair strokes details. So, be careful lang din sa paggamit ng cutter. Then, white ink pen. So, nabili ko siya sa National Bookstore ng 29.75 pesos. So, 30 pesos rin. And bumili ako ng dalawa. So, ginagamit ko siya for highlighting parts and hair stroke details. So, ganyan siya ka-pigment. And lastly, color pencil. May dalawang brand ako ng color pencil na ginagamit. Itong Faber-Castell Classic Color Pencil or FCCP. At itong Colleen Color Pencil na galing Japan. Yung FCCP kasi, 2 layers lang or 2 to 3 layers ng color pencil ang kaya niyang i-accommodate and hindi siya napapatungan. Kaya ang ginagamit ko, itong Colleen Color Pencil pang layer kay FCCP kung needed ng pigment or needed pa ng layer. So, yun yung mga materials na ginagamit ko sa aking card pencil. So, itong mga materials na to guys, hindi siya artist grade, parang beginner set lang siya. Low budget, budget friendly, hindi katulad ng mga piece of color na nasa 1K or standard paper, hindi siya katulad na. More on beginner set lang itong mga ginagamit ko and low budget lang. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, i-drawing ko yung BrightWin. So, let's go!